Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes at 30 ng Hunyo 2023. Ako si Barbie Bulak at ito ang Balitang A to Z. Yung 40 pesos po na dagdag na binigay ng ating NCR Wage Boards ay wala pa po yun sa kalahati ng 88 pesos na nawala sa ating... Ilang eksperto at manggagawa, hati ang opinyon sa inaprubahang 40 pesos na aumento sa arawang sahod. Habang Senator Villanueva na isrinawin ang basihan ng living wage. Love the Philippines. Ang translation po natin dyan, mahal. Mahal sa Pilipinas. Sa anibersaryo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pwesto, ilang progresibong grupo nagprotesta. Pero ilang eksperto, grado sa Pangulo, pasado raw. Marami. Sa record natin, marami siyang napirmahan na ng mga inventory. Pagsaksi ng photojournalist sa drug operations ng PNP, isa sa tinitingnang anggulo ng pananambang. At sa ating balitang nakaka-good vibes, walang awat na lato-lato sensation sa Pinas, kalat na, saan na nga ba nakarating? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hati ang opinyon ng ilang eksperto at manggagawa sa inaprubahang 40 pesos na aumento sa arawang sahod sa Metro Manila. Para sa iba, kulang pa ang dagdag sahod dahil sa taas ngayon ng presyo ng mga bilihin. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Good news sa 26 years old na promodizer na si Raymond, ang inaprubahang 40 pesos na taas sahod para sa mga gaya niyang minimum wage earner sa Metro Manila. Base sa NCR Wage Board, epektibo simula July 16, magiging 610 pesos na ang arawang sahod mula sa kasalukuyang 570 pesos. Katumbas ito ng dagdag na 880 pesos na maiuwi kada buwan. Kahit papaano sir, makakatulong yun para ipunan yung mga ano yun sir, mga pangangailangan. Maliit pa rin sir kung totoosin. Ang Employers Confederation of the Philippines pabor din sa 40 pesos na aumento dahil may basihan daw ang desisyon. Mataas pa yung inflation rin kasi noong last year, in-average sila magmula noong June last year hanggang May this year, ang lumabas 7.03%. No? Doon lumabas yung 40 pesos. Ang isang ekonomista naman, nagbabala sa posibleng masamang epekto nito sa maliliit na negosyo. It's certainly going to affect the labor intensive sectors of the economy. It's going to have a significant effect. Maybe not now, but certainly in the medium term. Magkahati naman ang opinion ng ilang labor groups dito. Masyado pong maliit yung 40 pesos. When in fact, alam naman po natin na yung dating 570 po dahil po sa inflation since last year po ay nawala pong halaga noon ay 88 pesos. Yung 40 pesos po na dagdag na binigay ng ating NCR Wage Boards ay wala pa po yun sa kalahati ng 88 pesos na nawala sa ating... Ito po ay tinitingnan natin na panimulang tagumpay, although maliit, para sa mga manggagawa. Ito ay nagpapakita ng ang pagkakaisa ng mga manggagawa ay may makukuha sila. Bagamat welcome sa ilang labor groups ang aumento sa sahod, pinakikilos pa rin ito ang pamahalaan sa pagbabababa sa presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa para kahit paano raw maramdaman ng mga manggagawang Pilipino ang kanilang sinasahod. Dapat sabayan ng mga non-wage benefit. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman, aminado na kulang pa rin ang 40 pesos na dagdag. Anya, kung pagbabatayan ang pag-aaral ng Ibon Foundation, dapat ay 1,160 pesos. Ang living wage o kailangan sahod ng isang pamilya para mamuhay ng disente. Kung kaya naman, isinusulong ni Villanueva na dapat linawin ang mga basihan o kriteriya para matukoy kung magkano nga ba ang katanggap-tanggap na minimum na sahod ng mga Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Hindi pinalagpas ng ilang progresibong grupo ang anibersaryo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto ngayong araw para ipahayag ang kanilang mga hinaing. Pero kung may reklamo ang mga naturang grupo, pasado naman ang unang taon ng panunungkulan ni PBBM sa ibang sektor. Narito ang ating balitang A to Z. Panay mga party at pasyal! Mga foreign trips! Sa anibersaryo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto, ilang progresibong grupo ang nagsagawa ng kilos protesta para ipahayag ang pagkadismaya sa kanyang administrasyon. Palakpakan si Marcos dahil doon sa binigay niyang 40 pesos! Masaya ba kayo mga kasama? Sa kabila ng naaprubahang taas sahod, reklamo ng mga grupo, kakaramput lang raw ito at halos hindi mararamdaman. Hindi ito sapat. Momo ito doon sa kahilingan na para sa family living wage na more than 1,000 kailangan per day. Tinukso pa ng mga grupo ang bagong slogan sa turismo ng bansa na Love the Philippines. Love the Philippines. Ang translation po natin dyan, mahal. Mahal sa Pilipinas. Mahal ang presyo ng sibuyas, mahal ang presyo ng pagkain, pero binabarat sa sahod ang ating mga manggagawa. Ang tunay na mahal ni Marcos talaga ay mga dayuhan at ang kanyang mga cronies. Sa kabila nito, ilang grupo naman ang nagbigay ng pasadong grado sa pamumuno ni PBBM. Ang agriculture group na SINAG nagbigay ng 7 out of 10 sa Pangulo, na kasalukuyan ding agriculture secretary. Lumago raw kasi ng 0.2% ang rice production sa kabila ng mataas na presyo ng fertilizers. Gayunpaman, dapat pa rin daw magpursigi ang Pangulo. Nakita natin na yung production ng rice, kailangan itaas pa yung production. So, kailangan natin siya doon. Kung in case na anong kailangan na budget for that, madaling may pasok and may bigay sa ating mga magsasaka. Para naman sa ekonomistang si Calixto Siamco, may puntos para kay Marcos ang pagbubukas ng ekonomiya ng bansa tulad ng pagsali sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Pero kung pasado o hindi si Marcos Jr. Well, hindi pass and fail. No? Sasabi ko, tama yung direksyon ng administrasyon. Mm-hmm. Hindi lahat tama but meron rin pagkukulang lalo na sa agrikultura. No? Una na ang sinabi ng mismong Pangulo na incomplete ang grado nito sa sarili dahil marami pa itong mga proyektong kailangang isakatuparan at gawin. Ilang anggulo ang kinukonsidera ng pambansang pulisya upang mabigyang linaw ang motibo sa likod ng pananambang sa isang photojournalist sa Quezon City. Kabilang dito ay ang anggulong may kaugnayan ito sa kanyang trabaho. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Ganun lang naman yan. Sa ngayon ay wala tayong dini-discount na possibility at motive. Hindi isa ng tabi ng Special Investigation Task Group ng Quezon City Police District na may kinalaman sa trabaho ang pananambang laban sa photojournalist na si Rene Abiyad. Base sa pulisya, saksi ang biktima sa mga anti-illegal drug operations ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police. Marami. Sa record natin, marami siyang napirmahan na ng mga inventaryo. Pero posible rin daw na may nakaaway ito ng personal. Dahil sa kanyang Facebook, nakikita natin mukhang para siyang may kaaway. Yun. Habang may angulo rin ng mistaken identity. Hindi siya regular na sumasakay sa sasakyan na yun, sa SUV na yun. Dahil yun ay sasakyan ng kanyang bayaw. And currently, ang kanyang bayaw, supposedly, ay mayroong na-embroil sa isang kontrobersya sa kasama sa kanyang mga business associates or rivals. Patuloy naman ang pagtugis sa apat na hindi pa rin nakikilalang gunman at dalawa pang salarin. Yung nakakabit doon na plate number sa ginamit ng mga salarin ay talagang peke, talagang ginawa lang. Kinambal ang tawag namin doon. Mariin namang kinundina ng mga kabaro ni Abiyad sa NCRPO Press Club ang naturang pananambang. Sana man lang yung tutukan nila yung investigasyon para naman yun lang ang pambawi nila doon sa taong nagsiservisyo sa kanila. Ang National Union of Journalists of the Philippines naman sinabing bagamat kahanga-hanga ang pagsaksi sa drug operations,
Nagbabala sila sa mga mamamayag laban sa ganitong gawain dahil sa peligrong dala nito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Presidential Task Force for Media Security sa Department of the Interior and Local Government at Department of Justice sa planong paglulunsad ng Media Safety Messaging System at Media Security Seminars. Partikular sa sentro ng ating kabisera ng bansa nangyayari ang ganito, hindi po maganda ang nagiging mensahe sa ating lahat. Ano? Habang sinisiguro naman ng pambansang pulisya na malulutas ang kaso sa lalong madaling panahon sa tulong ng mga nakalap na ebidensya. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Magsisimula na ngayong Linggo ang limang taong tigil operasyon ng PNR sa biyahe nitong Alabang Muntinlupa hanggang Calamba, Laguna at pabalik. Gayunpaman, tiniyak ng pamahalaan na may nakalatag ng alternatibong masasakyan ang mga maapektuhang commuter. Si Ace Cruz may balitang HZ. Simula Linggo, July 2, magsisimula ng limang taong tigil operasyon ng Philippine National Railways para sa biyahe mula sa Alabang sa Muntinlupa hanggang Calamba sa Laguna at pabalik. Ito'y para bigandaan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway System. Sa July 3, wala na po tayong biyaheng Calamba to Alabang, Binyan to Alabang na lang po ang biyahe po. Sa July 17 naman, wala na po tayong biyaheng Binyan to Calamba, to Binyan to Alabang or Alabang to Binyan, kundi ang biyahe po ay sa Metro Manila na lang. Mababatid na pagdurugtungin ng 147-kilometer North-South Railways ang Clark sa Pampanga papuntang NCR hanggang sa Calamba sa Laguna. At dahil sa ipatutupad na tigil operasyon, apektado ang biyahe sa mga estasyon na kapagitan sa Alabang papuntang Calamba. Yan ang San Pedro, Pasita, Golden City, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao at Mamatid. Maximum number of passengers lang po namin dyan is around 2,000 per day. So yun po ang apek sa Calamba to Alabang. Bagamat minsanan lang kumumiyahe pa Calamba si Edwin para bisitahin ang pamilya, abala raw ito lalo't limang taon ang itatagal ng tigil operasyon. Ibig sabihin, from PNR na sukat to dito, magbibiyak na naman ng jeep. Malaking abala talaga dahil paputol-putol na naman yun na kumaga cutting trip. Para makatulong, nagbukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng tatlong ruta para sa pampublikong sasakyan gaya ng bus at modern jeepneys. Bukod naman sa rutang Alabang-Calamba, nakatakda rin ang tigil operasyon sa biyaheng Alabang hanggang Tutuban sa Maynila at pabalik. Pero mula sa naunang plano ng Oktubre, iuurong na lang daw ang tigil operasyon nito sa Disyembre na kahit papaano raw ay makatutulong maibsan ang hirap ng commuters bago ang kasagsagan ng Christmas rush. Kasi estimated time pa lang po yun at saka is the schedules are work in progress. Una-una sa lahat o ongoing pa ho yung procurement ng lahat ng packages na involved sa loob ng Metro Manila. Pangalawa ho, may mga kailangan po tayong ayusin katulad ng relocation po ng informal settlers bago ho magsimula ang construction. Samantala, target ng partial operation ng North-South Rail sa 2027 habang sa 2028 naman ang full operation nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ipinagbabawal na ang bigla ang pagputol ng kuryente sa mga customer ng Meralco. Kasunod ito ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema matapos ang sinampang kaso laban sa electric company. Paliwanag ng SE, dapat bigyan ng 48 hours o 2 araw ang customer bago ito putulan ng supply ng kuryente. Ito anya ay tahas ang paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Pilferage Act. Aabot sa 50,000 pesos habang 100,000 pesos para sa moral damages ang pwedeng bayaran ng Meralco sa mga customer nito. Bumuo ng task force ang Bureau of Fire Protection para imbestigahan ang nangyaring pagsabog sa isang Korean restaurant sa Calapan City Oriental, Mindoro. Kabilang sa iniimbestigahan ng BFP ang ulat na nagkabit umano ng bagong tubo ng gas sa Centro Mall bago naganap ang pagsabog. Sa ngayon, sarado muna sa publiko ang mga restaurant sa loob ng mall na gumagamit ng LPG dahil centralized ang gas pipeline ng mga to. Habang tiniyak naman ng BFP na ligtas na ang shopping mall. 2 weeks before nag-install sila ng bagong pipeline. Uh-huh.
nadaanan ng gas. Nadaanan ng gas. Yun din ang tinitingnan din natin. Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bibigyang proteksyon ang LGBTQIA+ community kontra diskriminasyon. Ayon kasi sa Pangulo, kailangan pantay-pantay ang pagtrato sa bawat isa. Dagdag pa ni Marcos, maraming mga Pilipino ang open-minded at kapag nasanay ang mga ito, ay itatrato ang bawat isa ng maayos at walang halong diskriminasyon. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng panawagan ng hanay ng LGBTQI+ kay First Lady Liza Marcos na suportahan na maipasa ang SOGI Bill. Since ang habol lang naman talaga natin is that everybody is treated not for any other thing, not for race, not for creed, not for orientation, but just as Filipinos. And that this government, that's what it's trying to do. At good news sa mga ka-E2Z natin na nag-aabang, may nanalo na isang solo winner sa Ultra Lotto 658 ang wagi ng 366 million pesos na jackpot. Check niyo po ang inyong tickets, baka kayo na yan. Susunod sa iba yung balita, higit sa 200 Pinoy pilgrims na na-stranded sa Saudi Arabia, kumusta na ang lagay? At abangan sa ating balitang nakaka-good vibes. Isa ka rin ba sa mga nawiwili sa Lato-Lato craze? Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Chief of Staff General Andres Centino ang mga sundalo sa Mabulis, Batanes. Tinatayang nasa 140 kilometers o higit 70 nautical miles lang ang layo nito sa Taiwan. Layo ng pagbisitang alamin ang mga kailangan ng mga tauhan na nagbabantay sa isla ng Pilipinas. Tiniyak nito na handa ang AFP sakaling may maganap na pag-atake. Last year, contingency plans. In fact, the Northern Luzon Command under General Buka has made efforts or contingency plans, we call them, para kung sa ganun mayroong marireport na mga intrusions, agad-agad makaroon tayo ng mga actions to address this threat. Nagbabala ang Technical Education Skills Development Authority sa publiko hinggil sa mga peking national certificates na ipinagbebenta online. Babala ng TESDA, maaaring maharap sa falsification of documents, pagmumulta at pagkakakulong ang mapapatunayang tumatangkilik nito. Samantala, posibleng maitala ang 5.3% hanggang 6.1% na inflation rate sa bansa ngayong buwan ng Hunyo. Batay yan sa pinakahuling projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay, isda, langis, kuryente at pagbaba ng halaga ng piso ang mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation. Ligtas na ang higit 200 Filipino Hajj pilgrims na na-stranded sa Muzdalifa sa Saudi Arabia. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi, naihatid na ang mga ito sa Mina at nakatanggap na ng medical na atensyon. Personal na binisita ni Charge d'Affaires Romel Romato ang mga Pinoy para tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan doon. Agaran din anyang tumugon ang gobyerno ng Saudi Arabia matapos makaranas ng heat stress ang nasa 2,000 pilgrims sa kasagsagan ng Hajj. Binigyan ng fair na grado ang bansa sa paghahanda nito bilang isa sa mga host ng FIBA Basketball World Cup na magsisimula sa Agosto. Ito'y makaraang saksihan ng FIBA official ang Invitational Games ng Samahang Basketball ng Pilipinas bilang bahagi ng 2 araw na dry run nitong Martes at Miyerkules. Gayunpaman, may ilang bagay pa raw na kayang kontrolin ng Local Organizing Committee at ito ay maaari pa nilang pagbutihin. Sa huli, tiniyak ng Local Committee na
na determinado itong mapatunayan ang kahandaan ng Pilipinas na maging host country. Sa aming pagbabalik, walang awat na lato-lato sensation sa Pinas. Saan-saan na nga ba nakarating? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Walang awat na lato-lato sensation sa Pinas, kalat na nakarating na rin maging sa ilalim ng dagat. Ang detalye sa balitang nakaka-good vibes ni Lane Garcia. Let's go. Sa ang sulo ka man ng bansa, tiyak wala kang takas. Sa kaliwat ka ng takatak ng usong-usong laruan na lato-lato. Dalawang bola lang na may tali plus tamang diskarte ng kamay, tiyak lato-lato master ka na. No age limit, kaya sa mga naghahamon dyan, wala kayo sa lola ko. Anong say ng mga palaban na Marites? Natahimik kayo, no? Ay, joke, sila rin pala kasali sa lato-lato tournament. At may nag-multitasking pa. Wow! Ikaw pala yan, Angeline! Ngunit kung may ilang hustler na, itong si Ate Girl, ubos na ata ang pasensya. Ang bride namang ito, ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit agad. Nagawa ng eksena ng lato-lato? Naku, hindi po yan ang wedding song ko. At kung advanced player na may patricks pang taas paa. May double lato-lato na rin at under the sip pa. Pero paalala, huwag po masyadong makulit ha. Baka sa sobrang ingay ng lato-lato, ulis na ang kakamon sa'yo. Para sa balitang A to Z Good Vibes, Lane Garcia. Let's do the lato-lato dance. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa sikat na Irish professional mixed martial artist na si Conor McGregor. Ayon sa kanya, maging malaya at malikhain, lumabas at magsaya, at hayaan ang mga bagay na mangyari ng kusa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas, at happy weekend!